pa rin po ang pagsusulong ng ilang mababatas na iparehistro ang prepaid SIM cards. Makakausap po natin si Attorney Francis Acero, co-founder ng democracy.net.ph. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Acero. Good afternoon po. Alright. Ano po ang posisyon ninyo unang-una sa panukalang iparehistro itong prepaid SIM cards? Hindi kami opposed per se no, sa pag-rehistro ng SIM card, pero sa mukhang sa panukala ho ni Senator Soto, marami yung problema to. Kung ikumpara ho natin sa verso na nilabas ng Kamara, mas maraming protection for data privacy yung nandun sa Kamara. No? Mm-hmm. For example, dito sa panukala ni Senator Soto, yung pati yung ano, kung hindi ka pa nakapag-rehistro, ikaw yung ikaw yung madidehado. Sa panukala ng Kamara, kung yung nagtitinda lang ng SIM card at yung tawag to, yung public telecommunications entity, yung telco, yung magkakaroon ng multa at penalty, no? Hindi, pero... Yung sa pang problema, yung... Go ahead. Hindi pa na gagawa yung National Privacy Commission na siya dapat magsusupervise sa yung data privacy rights ng mga Pilipino. Kasi hindi pa na-appoint yung commissioners ni Pangulong Aquino at hindi pa to na-fund. Opo, pero ang sinasabi nga dito, ang pinakamas malaking mareresolba nito ay yung mga, kumbaga, talagang gumagamit ng prepaid SIM cards no, para makapanloko o kaya sa kidnapping at maraming iba pa. Don't you think na it's high time na ma-address nga ito, no? Kasi kung wala ka namang tinatago at kung talagang gusto mo daw na magkaroon ng maayos na linya, eh dapat iparehistro mo, dapat hindi ka matakot. Ano hong reaksyon niyo doon? Tama naman po na maari itong maging isang napakalakas na tool para malaman kung sino yung gumawa. Pero kung lalabag naman tayo sa data privacy rights, eh baka pagdating sa husgado, matapon lang yan. At masayang ang lahat ng pinagtrabahuhan ng ating mga law enforcement officers. So ano kaya, ang inyong panukala? Kasi sa ngayon, ang sinasabi nga ho ni Senadora Tito Soto, paano ho yung mga naka-postpaid, hindi ba? Ganun na rin naman, parang is that to say that walang... privacy kasi meron kaming nakarehistro o mga ganon. Pero ito hong SIM card na kumbaga hindi naman nakarehistro, sila pa yung dapat talagang pagtuunan din ng pansin dahil nagagamit nga daw ito sa panluloko. What is your reaction on that? Mali din po si Senator Soto dyan. Kasi po sa postpaid, ako po postpaid subscriber, ang data ko po nandun sa public telecommunications entity, nasa telco. Wala po sa NTC. Sa panukala po ni Senator Soto, ang data po nasa NTC. Malaking pagkakaiba nyo yun. Mm-hmm. Sa ano po natin, no? Sa sistema po natin, bago po ma-intrude yung data privacy rights sa isang tao, dapat may warrant galing sa husgado. Sa panukala ni Senator Soto, mawawala yun. Okay, so ano ho ang magiging susunod na hakbang ninyo? So ang gusto ninyo, kung sakasakaling mapaparehistro man itong mga prepaid SIM cards, kailangan nasa telco at wala sa NTC. Yun lang Opo. Ho ang pinaka... Hindi lang po yun. Ano pa ho? Dapat po napaka... absolutely confidential itong mga records na ito at bago siya makuha ng law enforcement agency, meron siyang warrant na dinidetermine ng husgado. Okay, kung sakali hong maipasa nga itong prepaid SIM card registration bill, naniniwala ho ba kayong makatutulong din ito? Of course, sa pagsugpo ng krimen at terorismo, as I asked earlier, may nakikita kayong ganung extent din siyempre, hindi ho ba, attorney? Again, magiging tool siya. No? And as with any tool, yung effectiveness niya nandun sa gagawa, sa gagamit. Mm-hmm. Kung yung gagamit naman ay wala rin alam, hindi rin ito makakasugpo ng krimen. Mm-hmm. And kung yung kung paraan, no? Kung paano niya yung how they access yung information, ay labag din sa konstitusyon natin, mariwala din yung, ano, yung kanyang panukalang batas. So ano ho ang magiging susunod na hakbang ng inyong pong tanggapan naman? Halimbawa, itong makikipagtulungan ho ba kayo? Meron ho ba kayong suhestyon na katulad ng sinasabi nyo dito sa amin para kumbaga ma-formalize ito at mabigay ho talaga doon sa mga kinakailangan mga taong nangangasiwa dito sa suhestyon nga na ho na ito? Yes, willing naman kami at in fact nakikipag-cooperate kami sa ilang mga senador at sa mga ibang panukalang batas tungkol sa mga information and communications technology. At itutuloy na lang namin yon and if they're, kung interesado silang kumontak sa amin, we're always open to cooperating with them and giving them our expertise. So far, wala pa ho tayo doon sa proseso na yon. So in other words, hindi pa ninyo na formalize yung inyo pong mga suggestions na ito, sir? Sa mga mambabatas? Well,
Because it's ano eh, it's still very raw, no? Mm-hmm. Yung panukalang batas pa ni Senator Soto eh. Napakalayo pa dun sa, halimbawa dun sa pinasa ng Congress after the committee. Mm-hmm. So, medyo malayo pa yung dadaanan nitong batas na to. Sige po, kami ho ay magpapasalamat na sa inyo pong ibinigay sa aming oras, Attorney. Thank you very much po. Thank you din po. Yan naman po si Attorney Francis Acero ng democracy.net.ph.